Mabuhay! Ako nga pala si Elijah Pareño ng The Flying Lugaw at ngayong gabi nakatutok kayo sa Manila Community Radio's Broadcast Lab Showcase in partnership with Boiler Room. Sa pamamagitan ng Broadcast Lab Grant Scheme kasama ang Jameson, kinomisyon ang Manila Community Radio yung Boiler Room na ibahagi natin ang tunay na showcase ng bagong DJs at mga producers sa eksena sa buong Pilipinas. Lalo't lalo ibigay natin ang atensyon ang Budots. Ang Budots, which is isa sa mga importanteng grassroots genre sa Davao. Ang dialogo na to ay magpo-focus na paano siya nagsimula, yung evolution, at paano lumawak lalo ang Budots sa iba't ibang vernacular ng electronic music. Ngayon, sobrang excited na kasama namin si Sherwin Calumpang Tuna, o mas kilala bilang DJ Love, na galing pang Barangay Camus, Davao City. Woo! Hello po! Magandang araw po. Mabuhay. Una po sa lahat, salamat po, Panginoon, sa lahat po ng staff at naniniwala po sa kakayahan ng Budots. Salamat po talaga. Isang karangalan po na napunta po ako dito sa Boiler Room. Thank you so much po. At sandali lang po ha. Yung mga dancer ko dyan, Camus Boys and Camus Girls, mga kasama ko dyan, si DJ Eric Name and DJ Dance and Power Beats Club, Double Mix Club, and Tago Mix Club. Hello po, Brad. It's time na to makita nila ang anong mga gawa natin. Yun. Yun. If you guys, sa mga viewers namin, if for those who are watching this right now, si DJ Love, siya yung nagpauso ng Budots dance group Camus Boys noong taong 2004 at credited rin siya bilang pioneer ng Budots dance at sound. And Kuya Sherwin, welcome ulit and kamusta ka naman? Okay lang po, medyo kinakabahan po mamaya. Pero okay lang din. Sabi ni Sir, okay lang, kaya daw. Ayun, ayun, ayun. At bago tayo mag-proceed tayo sa panel discussion, meron ako i-bring up na photo na nasa ilalim ka ng mixer, tapos nag-yossi ka. Tapos nakabukas pa yung FL Studio. Pwede mo i-explain ano nangyayari dito? Hindi, ano kasi yan, yung time na yan, hulihan ng naninigarilyo, bawal kasi sa Davao. So, ako, hindi ako makaalis, nagtago na lang ako sa ilalim ng upuan para makapag-yossi. Pero huli pa rin ako. Actually, ang nag-ano niyan is Barangay Tanod eh. Ala, nuli ka. kaya pala. Okay, okay. Pero, ayun, pwede tayo mag-proceed sa questions tungkol sa Budots. And, naging main dance genre ang Budots sa Davao ng mga halos 20 dekada na. At sa loob ng 20 dekada na yun, dumadami lalo yung mga producer at yung mga DJs at sa loob at labas ng Visayas at Mindanao. Gusto kong malaman anong reaction mo, ano yung thoughts mo doon po? Medyo masaya din kasi yung Budots kasi, first time ko na ano yan is sa lugar mismo na tinatayuan ko, lumaki ako sa squatter area, lahat ng klaseng huni ng ibon, mga aso, yung mga basta, yung parang may tunog, yun ang nag-inspire sa akin na lalo na yung mga badyaw, yung sayaw nila, ginawa ko ng steps, tapos sinama ko sa sayaw. Yun po. Pero masaya po ako, lalo na ngayon, nakilala po. Kasi, nako, ang tagal na talaga, bali, yung parang gusto ko talagang maging ano, yung ganito lang na tumugtog. Naniniwala lang ako sa sarili ko na balang araw din na may tatangkilik din sa Budots na tugtog. At binanggit mo kanina po, Kuya Sherwin, na may narinig ako na meron pala kayong mga local na DJ club sa ano, sa Davao, mga Davao Mix Club, Tago Mix Club. Anong yung mga ibig sabihin nun? Anong, paano siya nagsimula? Kasi po, yun nga yung gusto kong iparating po sa lahat po ng mga yung mga mahilig po sa tugtog. Marami po talagang magagaling doon, sa, lalo na sa Mindanao, yung mga grupo ko po. Mas magaling pa ho sa akin. Magaling po talaga, pero ang
kulang lang sila ng exposure po. Kaya ako, yung style ko kasi, choreographer kasi ako ng dance troupe. So, ginawan ko lang ng steps. Medyo nakakaiba din yung Muslim dance, yung lalo na yung Bajaw, tsaka yun nga po. At mga siguro 2 years ago, may naalala lang ako, may nakita akong video 2 years ago. Nagparang Budots battle kayo ni ano, kasama sila Libya Montes ng ano ng Cebu. Siguro nung lockdown yun kung tama yung pagkaalala ko. At dahil diyan, paano kayo nag-meet po? Paano diyan nagsimula? Paano niyo na-meet si Libya Montes noon? Ganun din po nang dahil po sa musika. Tanong ng tanong po ganito kasi si Libya din may style din siya na ganit, parang pareha lang talaga eh. Yung tumatangkilik talaga kami sa sariling ano namin, si Libya po. And ngayon, since nalaman na natin ano yung paano siya nagsimula, gusto namin magtanong, Kuya Sherwin, na paano yung proseso, yung creative process ng Budots. And yung unang tanong ko sa isip ko, paano pala mag-Budots ba? Paano ba mag-Budots? Disco drums, disco bass, yung synthesizer. Ano yung mas nauna doon para sa iyo? Yung nauna, for example po, may dumaan ako sa isang kalye tapos may narinig ako. Example lang po yung tuko. Tuko, ganun. Tapos isama mo doon 140, parang slice-slice lang, ganun. Yun lang yung proseso eh. Yung parang makita mo lang na pwede yan. Ganun lang. Basta, hindi ko masyado ma-explain, pero pag musikero ka, nandito talaga sa'yo yung tugtog, makagawa ka talaga ng yung parang believe in yourself, yung ganun lang. Parang, ganun lang. So, pasensya po. Ganun basically, na it's from the heart talaga, galing sa puso talaga. Opo. Kaya nga ako, nagtugtugtug, tumutugtug ako dati, pimpikit ko yung mata ko pa. Kasi hindi ako nagdadala sa music dati. Yung music na dinadala ako, yung parang... yung gano'n na, yung pandemic. Kaya, halimbawa, gusto ko kasi makita ko kayong... Yung mga DJ iba kasi, yung nakatayo lang sila. Tapos parang yung nakita ko, parang gusto kong gawing magsayaw. Tapos yung creative, kumuha ako ng... office na yung upuan mag-ikot-ikot. Oh. Kaya yun na gustuhan ng tao. Sobrang lupit nga nun. And speaking of like yung mga iba't ibang creative process niyo po, gusto ko malaman yung FL Studio ba yung ano, yung isa sa mga naunang program na kung saan nanggaling yung mga drums, yung mga tunog, iba't ibang tunog ng Budots. Tama po ba? Yun ba yung nauna na studio program na ginagamit nyo? At dati po, nauna talaga yung sayaw na Budots eh. Hindi po sa tugtog. Kasi, yung naririnig namin sa ibang 90s na mga tugtog, yung mga 140 na, yun talagang unang sinayaw namin eh. Doon ko na rin naisip na, ano kaya kung magawa kami ng sarili naming halimbawa sa Davao. Pero marami talaga, lalo na sa Cebu, marami talagang magagaling. Tapos ginamit na namin lahat, syempre yung tugtog ko din, ganun, kaya sumikat po. Ganun. Gusto ko sana itanong po kung ano yung mga iba't ibang inspiration sa sayaw po. Saan po galing yung mga tugtog ng sayaw para gumawa ng sayaw ng Budots? Diba? Yun. Isa na rin po yung Bajaw, yung dayang-dayang na para Muslim, ganun. At saka yung mga gangster din. Nagpipicture kami kanina, ganun. Kasi ganyan talaga sa Davao. Dati kasi sa Davao, gangster doon. Parang mga grupo na mga batang, tawag sa amin yun is budong. Budong yun, tsaka lalaki yun, tapos babae budang. Every time magdi-disco, sila ang gumagawa ng gulo.
So, naisip ko din yun, parang, pwede naman siguro idaan sa sayaw. Mm. Instead, kasi isa lang yung purpose nila, bakit sila nagpasok dyan ng mga gang eh. Gustong sumikat. Mm. Kaya naisipan ko, ano kaya kung sa tugtog na lang, kaya pinauso ko, gumawa ako ng Camus Boys. Mm. Isa din ako dun sumayo, pero hindi, wala kasing nagbibideo kasi gamit namin dati yung A4 Tech lang na webcam. Mm. Yun lang gamit namin. So, ginaganon-ganon ko lang, nakaan, ganon. Oh. Then, sila na, sumikat, ganon. Ano din, tumalab din, parang may impact din. Mm. Nag-ano na sila ng mga grupo nila, sa sayaw, yung example po, yung sukarap. Mm. Asukarap, yung mga sukarap, yan. Then, nag-iba-iba na ng grupo, sayaw na. Mm. Ano, naging sayaw na, contest ng Budots, gano'n na. May ano dito, mga questions na galing sa mga nag-submit sa parang Google Forms ng Manila Community Radio. Meron silang sinubmit na mga questions para sa'yo, DJ Love. And yung first question ay galing kay Libya Montes. Paano po ginagawa yung tiw-tiw-tiw na sound at paano yung inspiration niyo po dun? Ano kasi, parang yung tiw-tiw kasi, narinig ko na yan dati sa mga ibang tugtog. Pero hindi actually ganun. Parang nag-explore ako, explore lang man yung Cypel Studio, yung ganun lang. Parang, yung parang ganun. Pwede to ah. Kaya ginagawan ko ng beat, kaya tapos sinayaw ng mga ano, yun lang. Yun yung, kaya ginawan ko ng title na tugtog na yun is tiw-tiw. Kasi tiw-tiw, yung ganun. At napansin ko rin yun eh, na meron isang napansin na sa mga Budots track noon, na bago mag-start yung, ano, yung track, meron raw mga salita, mga sample na tagsing ko na lang. Napansin na rin ng mga nakikinig na galing raw siya sa Bisaya dub ng Apokalipto na dinirect ni Mel Gibson. Ba't mo pinili yung sample na yun? Ano yung backstory doon? Ganun pa rin nangyayari. Dumaan ako sa kalye lang. Nasa lubong ko yung nagtitinda ng lahat po. Nagbabike po siya tapos bicycle. Tapos may karatula siya. Nakahilera lahat yung mga bibilhin niya. Tapos lahat ng presyo yun, 5 piso or tag-5 sa Bisaya. Tapos, siyempre, kakapagod mag-ano na, tag-5 lang to, tag-5. Ginawa niya ng tape, nirecord niya, tapos yun na, tag-5. Kaya gumawa din ako ng tugtog na, tag-5 na lang. O, ang galing, sobrang galing. And related po dun sa sample, ano yung pinaka-fun na sample na ginamit nyo sa yung pinaka-fun po na sample na ginamit nyo sa buong career nyo as a producer? Bukod sa tag-5 ko na lang, ano yung ano, sample na maganda na para sa'yo? Ano yung kinukuha ko lang yung sa ano? Minsan kasi yung mga joke na mga Bisaya nakakatawa. Kinuha ko, cut ko lang yun, tapos halimbawa, tok. Tapos ganun ko, tok. Tok, ganun pa rin eh. Parang balik-balik lang yung ano, yung slice or ano ng tugtog. Ganun lang. Ganun pala yun. So, Kuya Sherwin, yung next na tanong ko po is, sabi raw na mga researcher na mga Budots dati na sabi raw yung Budots combination nga raw siya ng mga iba't ibang traditional na tunog, no, diba? Na-mention mo na bajaw, diba? Na tunog bajaw, lalatlaw sa titiw-tiw na tunog, na wind instrument, mga ganun. At saka yung mga, siguro mga iba't ibang, pwede mo ipagsamahan yung mga iba't ibang tunog na techno, eurodance, pati disco, at iba't ibang genre. Paano mo na naisip na siguro ipagsama mo lahat-lahat pa? Kasi yung ano eh, Budots is 140 lang eh. Dati kasi, nung mga Tikno dati is 130 lang, yung mga 130 BPM. Tapos, medyo, ando dun sa Tagalog, yung medyo lousy.
Kaya pinatasan ko ng ano. Naging May 1.5 ata eh. Yun pala, mas mabilis. Ngayon, may nakita na naman akong ano, yung parang nakita ko kasi si Sir ano kanina, tumugtog. Ano kaya kung magawa din ako ng ganun, yung ginawa niya na napagaling, napakagaling talaga, Sir. Nagaling-galing mo talaga, Sir. Nashock ako kanina, pasensya po talaga. Gumawa, siguro may ano, may style din. Okay. Gusto ko rin sabihin, ano, Kuya Sherwin, na yung taong 2004, magta 20 years na siya next year. At gusto kong tanungin sana na ano yung new ways o yung ano yung pinagkaiba ng tunog ng Budots ngayon versus dati nung 2004. Alam niyo dati guys, yung Budots po humina. Parang humina na siya kasi nag-iiba na ngayon ang trip ng mga ano, yung mga kabataan na TikTok na. Kaya ako matagal din ako nakagawa ng new tracks kasi hindi pa ako nakapag-aral ng mga bago, yung mga Thailand moves, yung mga music nila. Yun ang uso ngayon eh, pero hindi pa rin mawala yung style ng Budots. Sinama lang doon. Kaya yun ang style ngayon ng mga DJ, sinama na yung style ng taga-ibang ano. Kasi yun kasi yung tumatangkili kasi yung mga batang ano ngayon eh. Yung mga Pilipino ngayon na mga ano. At saka, related po doon, Kuya Sherwin, naalala ko po nung lockdown, siguro March o April 2020 po yun, nag-live ka pa sa Facebook at parang napansin ng madlang people na ikaw mismo yung DJ na nagpauso ng Budots, both the dance at yung tunog. Na-inspire ka ba sa mga ibang DJs na mag-live ka? Paano ka nag-live ka ng biglaan ng time na yun? Kasi nung dati ko, wala po akong controller, yung Pioneer, wala po ako. Ang ginawa ko lang po, talasan na lang ng tenga, kung saan magbibit, doon ka magpasok. Kaya pinagtatawanan ako dati nung ano eh, nanonood. Pinagtatawanan ako, ano ba yan, ganun. Kasi hindi pa alam nila yung Budots. Ngayon, ang sabi ko naman, tuloy lang ako, kasi gusto ko eh, wala akong pakialam. Hindi ako tumitingin sa mga views eh. Nung ano na, pagtingin ko, 1K na pala. Pero may ano pa rin, may mga bash pa rin. Kasi hindi na nag-close yung mata ko, nakaganoon na eh. Sabi nila, ang lakas ng tama daw. Yung mga ganun. Parang naka-drugs. Pero hindi talaga, wala. Never in my life talaga, yung mga drugs na yan, wala. At saka gusto ko rin magtanong tungkol sa Kamus po, Kuya. Paano po maging Kamus boy o Kamus girl? Wala lang eh. Gusto lang talaga nilang sumikat. Gusto din nilang trip lang yung ganun eh. Gusto lang nilang sumayaw. At least ma-expose nila yung mga talent nila. Ganun. Yun lang po. Ay, sobrang simple pala maging Kamus boy at Kamus girl pala. Pwede. At saka ano, Kuya Sherwin, na paano pa pala mag-budots dance? May idea pa paano mag-budots dance po? Yung budots talaga, ganito lang. Pwede ka mag-sample. Okay, paano po? Ganun na lang yung kamay mo, buta dito. Okay. Nagra-rugby. Okay. Tapos... kaya pala gumagano yung legs. Okay. Alright, yun pala yung sample. Woo! Yan pala yung origins pala. Okay. So, bukod sa no, sa dance, gusto ko sana magtanong yung sa bukod sa siguro sa proseso ng paggawa ng budot sa likod ng piso net. Gusto ko magtanong kung paano mo nagwalahat yung trabaho bilang promoter ng genre mula sa pagiging alam mo choreographer, cameraman, director at editor at producer, paano mo i-balance lahat yun habang gumagawa ka ng music? Yun eh. Pag nasa tao na kasi yan eh. Pag gusto mo, parang gusto mo talaga. Yung gusto mo yung ginagawa mo, walang makapigil sa'yo eh. Yung makapigil, yung nanay, yung ganun na lang. Yung sa kuryente, babayari, malaki na. Yun lang po.
Okay. Yun pala eh. Yan. At meron daw tanong na galing sa mga questions nung sinubmit. Question from Faye Kayabyab. May time po ba sa buong career niyo as a DJ at producer na nawalan kayo ng ganda sa paggawa? Kung oo, kamusta po kayo nung mga panahong yun? Oo, yung naputulan na kami ng ilaw. Wala na talaga. Kasi nakikabit kami sa kapitbahay. Ayaw ng kapitbahay. Kasi naririnig nila yung galit ng nanay ko sa akin. Yung mga sinasabi, narinig nila kasi yung computer ko daw, yun nakapagbalaki daw ng ano. So ayaw nilang magpakabit. Kaya wala na akong magagawa. Wala na talaga. Yun na lang. Yun pala yun. Okay. Pisonet na lang. Hulog. Pisonet. Ah, okay. Yun pala yun. So, speaking of pisonet, nakita ko yung pisonet niyo sa parang nakanood ako ng documentary nung yung ginawa nung bago magpandemya, yung Budots, the craze. Binanggit mo po na hindi ka binayaran sa gawa mo at minsan may mga labels na di kanila kinredit sa gawa mo. Anong klaseng, gusto ko sana magtanong, anong klaseng hirap na tinadanas mo bilang producer o DJ ngayon po? Okay lang yun sa akin kasi pag hindi kasi ginamit nila, lalo na sikat yung gumamit, hindi yun sisikat na masyadong sisikat talaga. Pero medyo masakit din konti kasi hindi nag-credit, lalo na ngayon, isa sa ngayon sa ano. Pero at least na-settle na namin yun. Pero walang bayaran na ganap. Hindi talaga ako binayaran. Pero may other way pa na paano sila nakabayad sa akin. Yun na lang po. Pero okay lang yun. Walang problema yun eh. Marami eh. Hindi, okay lang din sa akin. Ganun talaga eh. Kasi tugtog yun. Okay. At nung siguro pagkatapos nun, gusto ko sana magtanong, nung simula nung 2004, yung Budots, ano, lumalabas na siya sa Davao at dumaan, sumikat lalo sa internet nung 2010s. At dahil doon, meron raw mga alternatibong natunog na sa genre na yun. To the point na lumagpas siya sa original na lika ng Budots. Gusto ko sana malaman ano yung reaction mo sa mga producer na nagpo-push o nag-i-innovate ng Budots sa iba't ibang panig ng tunog. Bali, yung nag-copy din sila ng mga style, yung gano'n. Oo, ibig mga style, mga iba't ibang style. Masaya rin ako eh, gano'n eh. Kasi yung may nag-message din na, salamat sa'yo DJ Love, kundi sa'yo, hindi ko tala tinutuloy yung ginagawa ko. Dahil sa'yo, kahit naging skeleton na yung computer mo, tuloy ka pa rin eh. Kahit ilang hanger na nabali ng nanay mo, eh, tuloy-tuloy ka pa. Yun talaga eh. Yun ang totoo po. Totoo po talaga yan. Yun. At siguro, isa pang tanong tungkol dyan. Ini-expect mo ba na yung Budots magiging tampok sa masa sa labas ng Davao? Siguro, kasi nakikita ko na kasi yung ano, lalo na yung ginamit ng isang politiko, na-appreciate talaga nila eh. Yung taga-iba ng ano na eh. Ibang hindi na taga-Davao, na-appreciate na nila. At gusto ko sana, ito pa, isa pang tanong ko dyan, gusto sa amin maisip na yung Budots, isa na rin siyang parang, para sa amin, hallmark dance genre, na hindi lang sa Camus, Davao, but for the entire Philippines as well. Gusto ko sana tanungin na siguro, saan mo makikita ang Budots sa future? Bali, yung gusto ko, yung ano lang. Oh, sa yung Budots sa ano? Sa ano? Yung mga tinugtugtog nila, yung nakita ko kanina, parang gusto ko na mapunta sa ibang ano din, sa ibang bansa din, ganun. Yung parang, basta music eh, basta music, ang sarap talaga eh. Walang problema eh. Kaya nga ako, hindi ako galit doon dati na ginamit yung... Kasi musikero din yung gumamit noon eh. Gusto din niya. So, okay lang din. Walang problema. Ayun.
Ayun, at meron, bukod dyan, meron pang mga tanong na galing sa mga ibang tao. At meron tayong mga tanong na galing sa audience na sinin. Okay. Na bago tayo magsimula. So, may mga question tayo galing kay Steph. Magbigay ka daw ng ano yung mga top 5 love songs mo? Top 5 love songs. Yung mga, yung gawa ko po na, ano po? Yung gawa niyo po, yung gawa niyo. Yung top 5 mo, magbigay ka ng 5 love songs. Tiw-tiw. Tiw-tiw. May version din akong tuko. Yung kay Digong. Version tong Digong. Yung, lalo nang, yung isa yung Buka-Buka. Tsaka yung Anthem 5 na bago kong gawa. Ah, okay. Ayun. Yun yung top 5 love songs. So, meron daw tanong galing kay Jacob of Sounds Nice. Jamming ba o may beat ka na sa utak? At ilang oras sa isang araw ang ginagamit mo para sa FL Studio? Pag gumawa ka ng isang tugtog, halos isang araw yun eh. Ah, okay. Halos pabalik-balik na lang, uy, may kulang, final na to, final number 2, final number 3. Isang araw talaga, kumbaga. Ngayon na, isang araw. Daming file ka na sa yun. Final na talaga to. Hindi pa pala. Ito na pala ang final. Ayun na, ang taas na ng title ng kanta eh, final number 4, 6, 7, 8. Okay. At ayun, may tanong dito si Adel Rosa na, tambisan sa sining. Anong palagay mo sa pamimirata na mga gamit sa paglikha ng musika at sa pamimirata na mga likha? Pamimirata? Piracy. Ano yung pirate? Ano? Pirata. Sa akin lang, okay lang yun. Wala. Ganun talaga eh. Nasa sayo na kasi yan pag ikapi ano mo. Pero sa akin, mas maganda wala. Pero ngayon na medyo lumalalim na ang ano, siguro ibang ano lang, mga tracks lang, ganun lang. Ayun. And my question si Kat. Sino yung mga Budots artists na kailangan namin i-watch out for? Sino yung mga Budots artists na i-recommend mo? Producer. Opo. Ito. Ito magaling talaga to. Ayan, yung nasa t-shirt mo. Yun pala. DJ Eric Name and DJ Dance. Yun sila. At saka may iba pa. Pero ito talaga ang dalawa. Ito eh. Magaling talaga to eh. Lalo na to. Ayun. Siguro yan yung mga tanong na galing sa mga viewers namin. And gusto daw tanungin, saan ka pwede hanapin ang mga madlang people sa social media, DJ Love? Yun lang po, Sherwin Calumpang Tuna. Dapat Sherwin Tuna lang yun, oh. Oh, Sherwin Calumpang, eh. Lugar yun sa Jensen. May Calumpang din yan, nakita ko eh. Okay. Sherwin Calumpang Tuna po, a.k.a. DJ Love. Sherwin Tuna po sa YouTube channel. Sherwin Tuna po, oh. Yun. Woo! Yeah, po. At yun na yung nakalaan ng oras. Maraming salamat talaga, Sherwin, sa inyong time. And to the listeners, for tuning in, you can follow me, The Flying Lugaw, on www.theflyinglugaw.com or on Instagram at The Flying Lugaw. You've been listening to Elijah Pareño of The Flying Lugaw and DJ Love on Manila Community Radio in partnership with Boiler Room. Thank you for listening. Until next time, bye guys.